Ito ang dapat mong gawin kung nagagalit o naiinis ng gagalaiti ang ex mo sa inyo. Hello mga guys, kumusta kayo? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. And sa araw na ito ay isa na namang video ang aking ituturo sa inyo na simpleng gabay o simpleng pamamaraan na makakatulong sa atin. At bago ang lahat, gusto ko lang mag-disclaimer sa mga taong hindi naniniwala at hindi gusto ang mga kagaya nitong video. Please skip this video and maghanap kayo ng videos na gustong gusto nyo. Dahil ang video na ito ay para lamang ito sa mga taong naniniwala and gusto mag-try. At ngayon ituturo ko sa inyo paano or ano ang ating dapat gagawin sa ating mga ex na nagagalit na wala naman tayong kasalanan, na imbis sila yung may kasalanan sa atin, sila pa yung may lakas na loob na magalit, mainis sa atin. So ito ang ating gagawin, at yung tipong tayo yung iniwan ngunit sila yung nadidesperada or nadidesperado. So ito ang ating gagawin sa kanya na mangungulit ito sa inyo kapag ito ay inyong gagawin. Sobrang mangungulit ito at talagang mag-aano ito na makipagbalikan sa inyo, pero sa inyo ay wala na. So ito ang dapat nating gawin para sa kanila, para magsisi sila, ma-realize nila na mali pala. Huli na ang lahat, bakit nila ginawa yun sa inyo. Ito ay pwedeng gawin sa babae to babae and lalaki to lalaki. Pwede rin ito sa magkalapit at magka-LDR. Pwede rin ito sa okay naman. Kumbaga ay okay naman kayo sa inyong relasyon, ngunit gusto mo lang na ma-realize ng partner ninyo at yung tipong mararamdaman nila na ayaw nilang mawala ka sa kanya. And ayun, kailangan na mula sa iyong puso din ang pagganap, at pagganahin natin dito ang iyong law of attraction upang mas mabilis mo ito mapagana, at yung ex mo iwan ko lang kung hindi magpaparamdam ito sa inyo kung ito ay ginawa ninyo. At yung tipong nang iiwan siya, ngunit nadidesperado siya. So, ganito ang ating gagawin. Ang ating kailangan lamang na gamitin is panulat. So, pwede kang gumamit ng color pen, pentel pen, ball pen. So, ito lamang ang ating gagamitin. Wala na pong iba. So, sobrang napakasimple lamang. And, anytime mo po itong gawin. Pwede ngayon na mo itong gawin. As long na gustong-gusto mo talaga, yung tipong malakas yung energy mo na para gawin ito, yung malakas yung pakiramdam mo na, uy, gustong-gusto kong video na ito para naman makaganti ako kay ex na sinaktan ako, iniwan ako. Tingnan lang natin kung sino ang mas nasasaktan sa atin ngayon. Dahil dito is mararamdaman niya, marirealize niya lahat-lahat kung ano man yung ginawa niya sa inyo. Kung ano man yun, or iniwan ka niya, tapos pinagpalit ka na walang ano, yung tipong kakakilala niya pa lang, ilang araw pa lang, tapos bigla kang iniwan, so sobrang ito ang inyong gagawin. Maiinis, magagalit, mai-insecure, magagalaiti sa inyo si X, and magsisi ito sa ginawa niya. So, ngayon, sa paggawa nito, dapat ay nasa focus ka. Dapat ay nasa focus ka, nasa tahimik ang lugar, nasa loob ng kwarto, wala makaka-istorbo, at naka-off yung phone mo para mas makapag-focus ka sa iyong ginawa na tipong wala talaga makaka-istorbo sa inyo. So, ang gagawin mo dito is sobrang napakasimple lamang. So, ganito, yung palad natin. Yung palad natin is yung dito na side, left po, sa left po, hindi sa right. Sa left side po na palad. So dito sa left na palad, dito po sa may dito po ay isulat mo yung star. Isulat mo lang dito yung star, isulat mo dito. At dito sa gitna, dito po, ay isulat mo yung pangalan niya at apelyido. So, isulat mo. At sa baba, isulat mo dito
ang simbolo ng hangin. Paano nga ba magsulat ng simbolo ng hangin is, ang simbolo ng hangin is triangle lamang yon. Triangle. So, yun po ang simbolo ng hangin. And pagkatapos nun, irarab mo lamang ito. Irarab mo lamang ito at sambitin mo ng 41 times. 41 times na pagkasambit yung pangalan at apelyido ng inyong ex or di kay partner ninyo na ayaw ninyo mawala sa kanya. So, halimbawa dito, si ex, irarab mo lamang ito. Irarab mo siya at sabihin mo, pangalan, apelyido, magsisi ka, ma-realize mo, mai-insecure ka, at madidispirada ka or madidispirado ka sa akin ngayon. So, pangalan, apelyido, ma-realize mo, madidispirada ka, magsisi ka, at mai-insecure ka, at ayun, kailangan na sabihin ninyo lahat-lahat. Kumbaga, halimbawa ay nakadepende sa inyo kung ano yung gusto ninyo. Or di kaya sabihin nyo lang na ma-insecure siya sa inyo ngayon. Or di kaya magsisi siya. Or di kaya hilingin ninyo na iwanan yung bago niya. So, pwede po na pangalan niya apelyido at sabihin mo, iwanan mo na yung bago mo ngayon na at bumalik ka sa akin. So, pwede po yon na hilingin ninyo. And kailangan na mula sa inyong puso talaga ang inyong paghiling. And pwede rin sa inyong partner na okay naman. Tapos, pangalan niya at apelyido at sabihin mo, matatakot kang mawala ako sa buhay mo. 41 times po, dapat po ay wala talaga makakadistract sa inyo, naka-off dapat ang cellphone para matuloy-tuloy yung pagkasabi ninyo hanggang matapos yung 41 times na yon. And pwede mo siyang araw-arawin. Pwede mo siyang araw-arawin paggawa. Anytime po, pwedeng sa gabi, pwedeng sa umaga, pwedeng sa tanghali, basta anytime. Anytime po, wala pong problema. And kahit anong araw po, pwedeng mo siyang gawin. Pwede mo siyang araw-arawin. Pwedeng, kung araw-araw man, and kung magtatanong ka, kailan siya pwedeng itigil. So, unlimited po ito. Wala pong problema kung kailan mo siya itigil at kailan mo siya gawing muli. So, ganun lamang kasimple. Hindi ka na kailangan pa maghanap ng mga materials para gamitin dito sa paggawa ng ritual na ito. Sigurado 100% yung partner mo or ang ex mo magpaparamdam ito sa inyo at manghingi ito ng tawad or makiusap ito na makipagbalikan sa inyo. So, ayun, sa nabanggit ko na, anytime, any day, pwede mo siyang gawin. At kung may mga katanungan kayo, i-comment nyo na lang sa baba upang ma-replyan ko kayo. Bye-bye everyone. God bless us all.